Hi, Sister Len. Good evening. Hi, good evening po. Kamusta bagong trabaho? Kasi ano eh, hindi muna sila nagtitiwala sa bago. Oh, okay. So, hindi sila pang binibigyan ng trabaho. Pero okay lang. Mas ano konti trabaho, mas... Baga... Mas may sweldo, inibawas. Oo. Ano muna, no? Training period pa. Actually po, ano eh, gusto nila ako sa immigration. Hmm. Eh, kaso, yung hinaya nila ako sa properties. So, ayaw ng anak ako na ibigay sa immigration. Pero yung immigration, kulang ng tao. Mm-mm. Tapos, pero in-train na rin nila ako sa immigration. Nakita ko nga talaga na marami ang... Yung kasi naghirap ako bago ko makuha yung dokumento ko eh. Mm-mm. Lahat naman tayo. Oo. Hindi po. Ako naman po kasi... Si Sir Len. Basta kumakain lang ako nalang time first. Ah, sige. Si Sir Elvin na lang. Ikaw na lang closing. Apa. Sige po, si Sir Elvin. Manalangin po tayo. Si Sir Elvin. Nakamute ata siya. Papasok si... Papasokin ko muna si Tita Fe. Good evening, Tita Fe. Ay, good evening, Sister Fe. Sino po si Sister Fe? Good evening, Tita Fe. Tita Fe, good evening po. Tita Fe Dumok. Palitan natin yung pangalan niya. Tita Fe. Yan, hindi Galaxy. Rename. Nagko-connect pa si Tita. Magandang gabi po, Tita Fe. Maganda pa kayo sa gabi. Na-opera na ba? I always, today, I spent a lot of time talking about you, Pastor. Oh, really? Kaya pala nasasabid ako, Tita. Pagtingin ko sa time ko, wala. Pasado na pala sa ng alas 8. Sino namang kausap niya, Tita? Yung kaibigan namin sa church dyan noon, si Charit, Sister Charit. Apo. Apo ko si Ivan. Tapos yung aking... Ay, na-operano. Yung prayer partner ko, Pastor. Mm-mm. At saka, meron pang isa. Ay, chinichismis niyo ako, Tita. Maganda namang chismis, Pastor. Para na-operahan ka na? Na-operahan na po kaya, Tita? Ha? Na-operahan na kayo? Hindi pa kasi I withdrew my appointment because after coming home that day when I was with my ophthalmologist, parang nararamdaman ko may ibang something sa throat ko, Pastor. Eh. Okay. Then I was so scared because I started to cough, to have dry throat that night when I came home. Tapos parang iba yung, parang gusto kong umubo, Pastor. Eh. Kaya sabi ko, naku, so many patients po ano yung chin nila doon sa machine and then malay ko kung mga symptomatic yun sila or positive mismo sila, kaya ayaw ko na muna, Pastor. Eh, babawiin ko, Pastor, muna. Okay lang naman po yun, pagpaliban niyo muna po. Oo, kasi natatakot ako, Pastor, because of that experience of mine nung nagpunta ako doon sa ophthalmologist ko. Eh, pabata kayo ng pabata, araw-araw eh. Tanda ng Pastor, pangit na. Naku, ano kaya itsura natin pag nag-glorified body tayo? Hindi ba kayo curious nun? We will be shining daw much light. Para tayong ano, maliwanag. Hindi, anong age po? Doon ako curious eh. Kasi nung ginawa ni Lord si Adam tsaka si Eve, parang di ba prime sila agad eh. Hindi naman sila nagsimula sa baby, naging bata, teenager. Hindi, prime eh. Parang 25 to 30. Kasi yun yung pinakamalakas tayong katawan, di ba? Mga 25 to 30, mga ganun. Oo. Yung prime na katawan natin. Ganun kaya itsura natin? Tapos,
nga, sabi, di ba sa Bible, magiging glorified body kagaya ng kay Jesus. Pero ang tanong ko, kung prime body ang bibigay sa atin na parang 25 to 30, okay yun, wala tayong mga chan nun, tsaka bilbil. Pero, you make me laugh, Pastor. Grabe ka naman, Pastor. Yung itsura ko nung bagong kasal ako, ganun yun. Yung itsura. How old were you, Pastor, nung kinasal kayo? 24 po. Ha? 24. 24? Oh, bata po akong bata, ano, nagpakasal. Bata pa. Si Mini, 22 lang. 22? Yeah po. Kaya may anak na kami ngayon na ano, 24. Magto-24. 23. Uh-huh. 23 years old. 23 uh-huh. siya ngayon, magto-24. Uh-huh. Yeah. Mabuti naman, Pastor, yung maaga mag-asawa. May advantage din. May advantage din. May anak din kami yung bata pa. Iwahiwala yung edad nila. According to science also, Pastor, yung bata pa raw, healthy ang egg cells at saka sperm cells. Yun po yung magandang manganak daw eh sa mga ano, yung sa mga babae. Mm. 21 ba? 22 to 28 yeah. ata. Para yeah, ano. Totoo yan. Totoo, yeah. Pastor. Mm-hmm. Sa science, yun ang ano nila. Kay Sister Elvie, ilan taong kayo kinasal? Ha? 27. Eh si Pastor po. Si 29. Oh, 2 years din kayo. Para kami ni Mini, 2 years ang agwat namin. Mm-mm. Para po naghahabulan kami sa ano, 2 years mahigit pong 2 years ang gap namin, Pastor. Oh. Kasi November siya, Feb ako eh, so. Ah. Oh. Maghalos magpapalit na ng taon. Mm. Magpapalit na lulundag ano na po siya sa ano. Oh, sige, ituloy na natin ang ating chikahan sa ating Bible study. Nalangin na tayo. Oh, sige po, Sister Elvie, kayo na po ang manguna sa opening prayer. Pasal po na inyong binigay sa amin, o sa aming mga spirito sa gabing ito, Panginoon. At ano man po ang aming topic, ano man po ang aming pag-uusapan sa gabing ito. Nawa, O Diyos, guide us, Lord. May the Holy Spirit guide us today, O God. And also the our pastor that will lead us today. May you bless him, Lord. Kami po lahat na makakarinig ng iyong mga salita, it will dwell in us, O Lord. And we will use it as we journey in our life as a Christian. Salamat po sa gabing ito. Bless everyone, O Lord, that are here with us and also that will be coming in. We bless them. Bless them, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ito po alam ang topic natin eh. We're talking about ano po, every Friday, tapusin natin yung 16 to eh. 16 na articles of faith. Sayang, na-miss ko yung last week na discussion about the Holy Spirit. Opo. Sayang. Hindi po na. Mm-hmm. Meron po tayo sa YouTube. I-send ko sa inyo yung link. Anyway, ito po yung mga sinulat ng ating mga pastor, ating mga superintendents, no? GS, DS, General Superintendent, District Superintendent, Senior Pastor, baga sila yung gumawa niyan, ano? Sa ating mga conferences na buo yan at patuloy na, kumbaga, pwedeng magkaroon ng update and everything. So, anyway, ito yung pinaniniwalaan natin. Kumbaga, kasi lahat naman tinatawag na Christian eh, kasi naniniwala kay Kristo. Mm-hmm. Diba? Parang Bilman yan, naniniwala kay Vilma. Parang gano'n yan. Noran yan. Diba? Follower ni Nora. So, pero merong Bilman yan na Bisaya, may Bilman yan na Ilocano. So parang gano'n. So tayo naman, mga Kristiyano, iba-iba rin tayo. Meron tayong Kristiyano na Iglesia ni Cristo, may Kristiyanong Katoliko, may Kristiyanong Metodista, may Kristiyanong Wesleyan, may Kristiyanong Pentecostal. So iba-iba rin ano. Kaya pagdating sa articles of faith, no, iba rin sa Mormon, iba rin sa Sabadista. Dito nagkakaiba-iba ng
ano ng ating pananampalataya. We talk about yung first three Fridays, yung God the Father, specifically in Triune God, tapos si Jesus, and then ang Holy Spirit ng last week. So tonight, no, medyo maikli itong pag-uusapan natin, no. Pakita ko muna sa inyo, no. Number 4, the Holy Scriptures. Number 5, sin, original and personal. Actually, pinreach ko na ito. Ano yung atonement? Number 7, prevenient grace. Number 8, repentance. Number 9, justification, regeneration, and adoption. Number 10, Christian holiness and entire sanctification. Ito yung medyo lutang sa atin ng mga Wesleyans or mga Nazarenes. Number 11, the church. Sino ba yung simbahan? Di ba? Number 12, baptism. Nako, magugulat kayo dito. Nagbabaptize ang Nazarene ng baby. So, exciting daw pagka pinag-usapan natin. And then, the Lord's Supper. Then number 14, divine healing. Number 15, second coming of Christ. And number 16, resurrection, judgment, and destiny. Ayan. Pero balik tayo dito sa Holy Scriptures. Tingnan natin. I-zoom natin. Zoom out. Oops, mali. Zoom in. Zoom in. Ayan. Zoom in. Okay. So, eto. The Holy Scriptures. Ayan, i-highlight ko. Nakikita nyo po? Nababasa nyo? Ayan. Yes. Bago tayo magsimula, bago natin pag-usapan yung ating statement of faith or article of faith about Holy Scriptures, tanong ko sa inyo, was there a time na parang nagduda ka na sulat lang naman ng tao yan? Diba? Kumbaga, hindi naman, maaaring hindi naman Diyos ang sumulat yan. Or nakarinig ka na ba ng ganun? Na was there a time na kumbaga na parang na nagsabi sa'yo na hindi naman totoo yan? Or ano yan? Sabi nila, ano lang yan? Sulat ng tao. Sulat ng tao or fairy tale. No? Fairy tale lang yan. It's a fairy tale. No? Huwag kang maniwala. Parang kwento lang. Oo, kwentong barbe. Kwento lang. Kasi dati, napaisip din ako eh. May nagsabi sa akin eh. Sabi niya, niwala ka sa Bible? Ikaw ba naman, ano ka ba, bata ka ba? Naniniwala ka ba na isang tao kayang kainin ng isda? Yung kay Jonah, di ba? Eh di ba, ang dating nung kwentong-kwentong bata lang. Parang ganun, di ba? O kaya, nasa gitna ka ng mga gutom na leon, hindi ka kakainin. Yung sa si Daniel, sa Lions Den, di ba? Or, biro mo, 9-footer yung kalaban mo. Tapos bata ka, tatalunin mo. Mga ganun, parang kwentong bata lang yun. Parang ganun. Pastor, may ako interrupt. Sige po. Nasaan ka ngayon? Ako po, nandito po ako sa ano, Japan. Nandito po ako sa bahay, sa kwarto namin. Nilagyan ko lang ng background. Kasi iba ang background, Pastor eh. Opo. Ay, bibili ako ng ano, nung green screen para pag nagre-record tayo ng video. Para hindi kung ano-ano yung nakukunan sa bahay namin. Kabisado yung mga nanonood, kabisado na yung bombahe namin. Sorry, Pastor, kasi ibang new look kasi. New look. Para bang nasa Japan. Oo, Pastor. Maganda. Opo. Maganda, Pastor. Thank you po. Yan, matanong ko kayo, ano sa inyo yung Bible? Anong, bakit kailangan ng Bible? Ako po, Pastor, parang. Sige po. Nung pong just recently po, I think 2 weeks ago, yung po kasing friend ko, meron po akong friend na sa Pilipinas na, dinidisciple ko po siya. So, she already accepted the Lord. But one time, she asked me po,
kung sinong gumawa ng Bible. Mm-hmm. Diba? Magandang tanong. Sabi niya. So sabi ko, opo, yun ang mga tanong na sabi ko, yung mga sumulat, they were inspired by the Holy Spirit. Sabi ko, ano yung Holy Spirit? So sabi ko, kasi we are on the nasa age na tayo ng Holy Spirit because Jesus was risen, di ba? Nasa ano na siya, sabi ko, it's the Holy Spirit who is with us, sabi ko, pag inaccept mo siya as your Lord and Savior, nasa heart mo na siya, sabi ko, because we are the temple. So sabi niya, they were really inspired, sabi niya, how will you know that they are inspired by the, ang daming tanong. So sabi ko, basta just believe in, maniwala ka kung sino yung namatay sa krus, sabi kong ganun sa kanya, si Jesus lang ang namatay sa krus, wala nang iba. So sabi ko, just believe in that. And so, nandyan lahat sa Bible. It's like a story ng Panginoon. So ang hirap kasi pong paliwanagan sa kanila kasi they were really close Catholics. Eh sabi niya, but bakit yung mga bang naniwala lang kay Jesus yung mga, ay kayo lang ba yung mga Christians, yung mga born again, sila lang ba yung makakarating sa ano, sa langit o ganun-ganun? Maliligtas. Eh paano naman yung mga Catholics? Sabi ko, we cannot really judge them. Sabi ko, no one can judge them. Sabi ko, ganun sa kanya. Sabi ko, kung kahit Catholics, kahit ano ka pang religion, kahit wala kasing religion dyan, sabi, kahit na ano ka pa, basta you believe in Jesus, hindi ka, masisave ka kasi pag ginawa mo talaga yung right, sabi ko sa kanya. Basta accept the Lord, sabi ko, ganun, as your Lord and personal Savior, basta magsisi sa kasalanan mo at hindi mo and that's it, sabi ko sa kanya. Ganun. So ngayon, ano na siya, talagang she's trying to be, ano po, she's trying na maging makilala pa niya ng husto si Jesus. Sabi niya, I'm not really perfect. Sabi ko, no one is perfect. Sabi ko, it's just God. Sabi ko, it's just Jesus. Sabi ko, we will become perfect pag talagang nandun na tayo. Sabi ko, the Lord is still, hindi pa siya tapos sa atin. Sabi ko, still working with us. Sabi ko, yun po yung sinabi ko sa kanya. Good. Paano pag may nagtanong? Ang hirap po pag minsan. Yeah, kasi ba, paano pag may nagtanong sa atin bakit ako maniniwala sa Bible? Kasi meron ding Quran, meron ding ibang mga religious books, 'di ba? What makes the Bible stand out kumpara sa mga counterpart na mga libro nito? Diba? Paano natin sasagutin yun sa palagay nyo? Yan, mga ganun tanong. Paano namin to ipapaliwanag? Parang ganun. What do you think? Kumpara sa Quran, ba't ako maniniwala sa Bible? Ba't hindi sa Quran? Kasi historically, halos sawig yan eh. Kasi tandaan nyo, yung Israelites galing kay Abraham. Yung mga Arabs galing din kay Abraham. Alam nyo ba sa Quran nakalagay ang inalay hindi si Isaac, si Ishmael. Baligtad. Sino ang galing kay Ishmael, Pastor? Di ba po, may anak po si Abraham. Ang anak niya si Ishmael. Yun yung mga naging lahi ng mga Arabs, sa mga Muslim. Tapos yung isa niyang anak, yung chosen one ng Panginoon, si Isaac, kung saan naman nang galing, yung bansang Israel na chosen people niya. Ngayon po, since kahit na may birthright si Ishmael, pero hindi siya anak ni Sarah. So, ang ginawa, ang sabi ng nagsulat ng Quran, yung test of faith ni Abraham, ang inalay doon, hindi si Isaac, si Ishmael, yung ninuno nila. So, kumbaga, may claim kaagad sila, historically, kumbaga pumoposisyon sila na mali yan. Tapos ang claim, there's no such thing na hinati ng Diyos ang dagat para sa Israelites. So may contradiction na. Pero meron din naman ng mga nagko-connect, 'di ba? Kagaya ng si Jesus.
ina-acknowledge nila na prophet of God, di ba? Nagko-connect din naman yung mga pangyayari nung sa Bible at sa Quran. Pero yun nga, what makes our Bible stand out? Di ba? Tsaka isa pong tanong pa, parang noon bakit hindi tayo pwedeng magbasa noon? No, nung lalo na yung panahon nung sinauna ng Bible at yung mga pari natin na nag-interpret ng Biblia sa atin. So nangyari is kumbaga subjective yung kanilang pag-interpret, hindi objective. Kumbaga base dun sa kung ano yung magiging pabor sa kanila. Ayan. So kayo po, ano po yung naiisip nyo? Gaano ba kahalaga sa inyo ang Biblia? Gaano ba? Ito yung mga pwedeng itanong sa atin ng ating mga ano. Para ang layo ko sa iyo. Katabi na. Sarado ko nga ito. Nag-e-echo. Ayan. Kunyari, hindi tayo magkakilala. Ayan. Ayan. Kayo po, ano pong masasabi niyo doon? Ano sa inyo ang Biblia? Bakit siya importanteng basahin? Bakit sa palagay niyo makapangyarihan siya? Ako ba ito sasagot ng konti? Go ahead po, si Sir Lenlen. Go ahead. Kasi nung maliit pa ako noong mga elementary pa ako, mm-hmm. ang unang Bible ko yung binibigay ng mga Mormons, yung pula. Mm-hmm. Joseph Smith. Nakakabasa naman ako ng English pero hindi ko naintindihan. So hindi ko rin naintindihan nung ano ng Bible. Pero ang napansin ko, hindi ko kasi nabasa kung ano yung nilalaman ng Quran or ng ibang Bible. Pero pag binabasa ko ang Bible ng Bible, nangungusap siya sa akin. So kahit paulit-ulit mo siyang basahin, iba-iba ang sinasabi niya sa iyong pagkausap. Pero yung nandun sa nakasulat, yun pa rin. Pero iba ang nagiging halos iba yung interpretation. Hindi ko alam kung interpretation ko yun. Mm-hmm. O yung parang naririnig kong boses. Pero hindi laging yun ang message niya. Mm-hmm. So, it's... Akong baga, yung naririnig mong boses, related dun sa nangyayari sa present life mo. Kung ano yung kailangan mong... Kung ano yung kailangan mong gawin. So, yun ang pinagkaiba. Although short story siya, pero iba, everyday, iba interpretation sa akin. So, yun ang inaano ko sa kanila. Yun ang message. May message ang Bible. Okay. Tingnan natin, basahin natin dito ha. Si Sir Mini, makikibasa po. Maliit? Paano ba ito? Maliit ba? Pwede siyang ilaki. Palakihin natin. Kuwi ko yung salamin ko. Luke 24:44-49. Ano yung nakikita? Dali ha. Oops, nasaan na ba? Ayan. Dali. Ayusin natin. Yan po, nakikita niyo na? Yep. Okay. Ayan. Oh, sige. Makikibasa. Okay. Sige, ako mag-mute. Go. Okay. And he told them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures. He also said to them, "This is what is written. The Messiah will suffer and rise from the dead. The third day and repentance for forgiveness of sins will be proclaimed in his name to all the nations, beginning at Jerusalem. You are witnesses of these things. And look, I am sending you what my father promised. As for you, stay in the city until you are empowered from on high." Mm-hmm.
So, kasi sa meron kasi na nag dalin ano ko lang. Meron kasi na ano na kumbaga sabi nila New Testament lang ang i-preach. No? Kasi Old Testament, ano na yun, kumbaga, wala na namang law eh. Pinasag na ni Jesus yung law. Diba? Kumbaga, mag-focus na lang tayo sa New Testament. Kaya nga minsan, ang pinamimigay na Bible, New Testament lang eh. Tsaka may no, Psalms. Yung may Psalms and Proverbs as puro New Testament. Diba? Pero, bakit importante yung connection nito sa ano sa Old Testament? Diba? Bakit importante na pag-aralan din ang Old Testament. No, kumbaga parehas. No, kumbaga kasi yung history nito, hindi mo maiintindihan kasi yung panahon ng Hapon, kung di mo naiintindihan yung panahon ng Amerikano. Hindi mo maiintindihan yung panahon ng Amerikano, kung di maiintindihan yung panahon ng Kastila. Diba? So, kumbaga may connection siya. Kumbaga sino ba nagpaalis ng mga Kastila sa Pilipinas, diba Amerikano? Bakit tayo nadamay sa gulo ng Amerikano? Dahil sa mga Amerikano, sinakop tayo ng Hapon. Para mga ganun. Kasi ang Hapon naman, kaibigan natin dati yan eh, before the war. Wala, alam nyo ba sa World War II, wala tayong kaaway. Pilipinas, hindi tayo kasali sa gera. Pero since, dati tayong Commonwealth, kumbaga parang sinakop tayo ng Amerika. At nag-declare sila ng suporta sa Great Britain. Nang sa World War II. Dalawa kasi ang war na yan eh. Isa sa East at sa West. Sa East, sa West, yung Germany yung kalaban, di ba? Dito sa East, yung Japan. Ngayon, nadamay tayo. Di ba? Kasi kakampi natin yung Amerikano. So, importante, maintindihan natin yung connection nun. Dito, binabanggit yung law of Moses, anong kahalagahan nun, bakit kailangan na basagin ni Jesus yun. Kumbaga, para makalapit tayo sa kanya, ma-appreciate natin yung pagmamahal niya na eto i-override ko yung batas para sa inyo. Kumbaga parang imbis na makukulong ka dahil baon na baon ka sa utang, babayaran ko na yung utang, i-override ko na. Parang ganoon ano, kumbaga importante na maintindihan natin 'yun. Ngayon, ano kinalaman nun sa ano sa salita ng Diyos? 'Di ba? Anong relevance? Kumbaga parang ganoon. Basahin natin 'to. Ayan. Tita Fe, makikibasa po. Ano, saan ito, Pastor? John 10:35. If he called those to whom the word of God came, God's and the scripture cannot be broken. Mas makikibasa po ito. Ayan. Si Sir LV, makikibasa po. Ayan. Si Sir Lenlen, makikibasa po. For I passed on to you as most important what I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures. So tinitingnan lang natin yung consistency no nung mga nagsusulat kasi iba-ibang writer to eh, si Luke, si John, si Paul sa Corinthians no. Ito letter ni Paul kay Timothy. Tingnan natin si Sir LV, makikibasa po an. Dali ba? Saan po ayun? Second Timothy. Apo. Okay. And you know that from infancy you have known the sacred scriptures, which are able to give you wisdom for salvation through faith in Christ Jesus. All scripture is inspired by God and is profitable for teaching, for rebuking, for correcting, for training in righteousness, so that the man of God may be complete, equipped for every good works. Ito po ay sinulat ni Paul, no, letter niya to kay Timothy sa kanyang disciple.
Ang sabi niya, pinalalahanan niya, nung bata ka pa, eh, familiar ka na kasi Christian yung mga ano nito, yung mga parents Jesus nito. Correct. Diba? Eh, ngayon, sabi niya, kumbaga, alam mo na yung salvation through faith in Christ Jesus, diba? Tapos meron siyang hinighlight dito, no? Ito, gusto ko itong sinabi ni Paul dito, eh, no? Ayan, i-highlight ko lang. Sabi dito, all scripture is inspired by God, no? And is profitable for teaching, for rebuking, for correcting, for training in righteousness. O, ganun siya ka-importante. Yeah? So, oo, ang sumulat tao, pero inspired by God. In fact, di ba sa John, John 1:1 in the beginning was the Word, naalala niyo yun? Tingnan natin. Genesis. Tingnan natin sa John 1. The Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ayan o, tingnan niyo o. Sa verse 1, eto o. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Ang linaw, di ba? Kumbaga, nung una pa lamang, sa simula, no, merong salita. Yung salita ay nasa Panginoon. In fact, yung salita ay ang Panginoon. So, pag sinabi pong Word of God, yung Biblia mismo, ito po mismo, yung Panginoon. Not literally na papel, ha? Pero, kumbaga, ano yung message ng Biblia? Yun yung message mismo ng Panginoon. In-inspire niya yung mga tao para isulat ang mga bagay na to para maging love letter sa puso natin. Kaya siya makapangyarihan. No? Kumbaga, in-inspire ng Panginoon, in-inspire ng Holy Spirit. Sabi dito, all things were created through Him, and apart from Him, not one thing was created that has been created. In Him was life, and that life was the light of men. The light shines in the darkness, and yet the darkness did not overcome it. So, malinaw, no? Balikan lang natin dito. Ang sabi dito ni Paul kay Timothy, ang scripture daw, inspired by God. Okay? Ng Holy Spirit, no? Ito ay magagamit natin. Pag sinabing profitable, kumikita, di ba? Kumbaga, tumutubo. So, magagamit mo yan. Kikita ka, tutubo ka, makikinabang ka. Okay? Sa scripture, para magamit mo sa pagtuturo. Okay? Kasi, pag binasa mo yung Biblia, madami dyan ng gabay sa buhay natin kung paano mamuhay ng tama. From the stories, to the proverbs, to the psalms, to the yung mga moral lessons ng stories, yung mga message of salvation, mercy ng Panginoon, ng hope, ng love, ng faith, di ba? Magagamit mo rin to for rebuking. Paano magagamit for rebuking? Kasi sinasabi sa salita ng Diyos na ganito, so wag natin gawin. Kung ginagawa mo yan, obviously, nire-rebuke ka ng salita ng Diyos. Kaya po importante na ano eh, na hayaan nating mag-rebuke yung salita ng Diyos. Huwag tayong rebuke ng rebuke. Di ba po? Kasi hindi naman masama mag-rebuke kasi minsan kahit tama yung rebuke natin, depende doon sa nire-rebuke. Pag hindi ready, ang tendency, babatuhin niya yung messenger. I-disregard niya yung message. Pero kung naka-focus tayo doon sa word, naka-focus tayo sa message, di ba? Kumbaga, hindi niya mababati yung messenger. Kaya ako minsan sinasabi ko, ito yung sinasabi sa Biblia, di ba? Mami, nagtanong sa akin, diretsuhan. Sabi niya, Pastor, matanong kita, diretsuhan nga. Kailangan ko lang ng diretsuhan sagot. Di ba? Tama ba itong ginagawa ko? Pag sumagot po ako, hindi ko sasabihin na, ito ang diretsong sagot ko. Hindi. Kumbaga, sasabihin ko, okay, hindi manggagaling ang sagot sa akin. Tingnan natin ano nakasulat sa sinasabi sa Bible. Ngayon, ang sabi sa Bible, mali ang ginagawa mo. Ikaw ngayon ang mag-isip. Di ba? Hayaan mo yung Holy Spirit ang mag-minister sa kanya. Kasi pag ikaw, holy pilit ka eh.
at saka may halo pang galit, eh talagang hindi sila, baga, imbis na mapalapit sa Panginoon, lumalayo pa. Baka importante na sabihin natin, pag nirebuke natin, tinuruan natin, ito, salita ng Diyos, inspired by God, galing sa Panginoon, and then you process. Alam mo yun, kumbaga kaya tayo, hindi tayo namimilit eh. Never tayo mamimilit na umatin ng Bible study, ng church, or hindi tayo mamimilit umatin ng prayer, hindi tayo mamimilit na tanggapin ang Panginoon. Kumbaga, ang hinihiling natin, bigyan lang tayo ng opportunity. Kasi pag nailatag mo yung opportunity, ang kasunod nun, Holy Spirit nang gagalaw eh. Kasi inspired niya yan, yung salitang yan, yung Biblia na yan. Nagagamit din yan for correcting, di ba? Maitama kung ano yung maling attitude natin, maitama yung maling pananaw natin, maitama yung maling pagkakaintindi natin. Kaya nga po sa Bible study, kadalasan, pag tinatanong ko, hindi naman ako particular kung tama ang sagot mo o hindi. Kasi meron naman talagang absolute truth. O minsan, hindi ko rin sinasabi ako ang absolute truth kasi nagkakamali rin ako. Kaya, alimbawa, sumagot halimbawa si Sister Lenle ng black. Sinagot naman ni Sister Pe. Hindi, white yan. Di ba? Hindi po pwedeng papanig ako kay Sister Lenlen o kay Sister Fe. Tingnan natin, anong sinasabi sa Bible? Ano ba color ng tinitingnan natin? Black ba yan or white? Kumbaga, hindi ako yung absolute truth. Ang absolute truth palagi, yung salita ng Diyos, yung Biblia. Kasi hindi magbabago yun eh. Di ba? Kaya kadalasan madami nagdidebate, madami nag-aaway. Kaya huwag tayong nakikisali sa mga debate dahil minsan nonsense yun, napupunta sa away. Di ba? Kung ang intention mo ay magpaliwanag at pakikinggan ka, ay ba maganda yun. Tapos ikaw magpaliwanag din, pakikinggan kita. Di ba? Kasi meron nag-invite sa akin eh. Pumunta doon sa kanilang mosque. Sabi ko ba, pwede ba akong mag-share dito sa loob ng bahay mo? Eh, Muslim sila. Sabi niya, pwede. Sabi niya gano'n. Noong nag-share ako sa mga Muslim. Tapos siya naman, sabi niya, pumunta ako ng mosque. Bakit hindi? Pupunta lang naman ako, mag-observe ako. Gusto ko nga ma-experience yun eh. Although hindi natuloy yun. Pero, siya, willing siya, di ba? Na makinig. Or makinig yung makakilala niya Muslim. O yung asawa niya, o yung mga kaibigan nila. So, kumbaga, hayaan natin ng Diyos na manguna, hindi yung tayong, kumbaga, minsan kaya sumasablay at saka nagkakaroon ng mga debate at pag-aaway. Sa tingin niyo ba, ginawa ng Diyos ang salita ng Diyos para pag-awayan natin at pagdebatihan? Di ba? Hindi naman, di ba? Kaya alam niyo, may ang spirito ng malumanay, nanggagaling yan sa Holy Spirit, eh. Di ba? Mm-hmm. So, sabi dito, for correcting, for training in righteousness. Di ba? So, para tayo ay mahasa sa paggawa ng tama. Di ba? So, napaka-importante ng Biblia. Ano bang sinasabi? Tingnan natin dito sa, ano bang sinasabi doon sa ating, tag nito, Articles of Faith. Sabi ng mga Church of the Nazarene people, we believe in the plenary inspiration of the Holy Scriptures, by which we understand the 66 books of the Old and the New Testaments given by divine inspiration, inherently revealing the will of God concerning us in all things necessary to our salvation, so that whatever is not contained therein is not to be enjoined as an article of faith. Ayan. Kayo po, ano po ang pagkakaintindi niyo dito sa sinasabi ng ating Articles of Faith? Kung baga, mapansin niyo, sakto, kinuha lahat doon sa mga binasa natin, di ba? Sabi dito, we believe in the plenary inspiration of the Holy Scriptures. Hindi siya nakikita? Dali. Oh, sige. So, nabanggit dito, 66 books. Alam niyo ba na ang Biblia eh madami yan before, no? Kumbaga ano lang anong tawag nito? Nagkaroon ng
parang counsel na malaman kung ano yung dapat lang na ituring na Biblia. Ano sa palagay nyo ang naging category para mapasama yung libro or sulat doon sa 66 books? Ano sa palagay nyo? Sige, hula lang, hula. Ano pong ano? Kasi di ba ang madami kasi nagsulat ng history, ng scriptures, no, about anything about Israel, pero 66 lang yung pinili. Genesis to Revelation. Ano sa palagay niyo yung kategorya? Bakit napasama yung mga books na yon doon sa 66? Sa palagay niyo lang. Kasi di ba sa Catholic may iba pang libro, di ba? May mga ano pa yun, may iba pang mga libro, may Book of Judas pa nga, may Book of ano. Madami pa yan eh. Pero doon sa council na binuo nila, 66 lang yung napagkayarian na ito lang ang salita ng Diyos. Kasi madami na hukay eh, na mga iba't ibang sulat, iba't ibang mga articles, iba't ibang mga libro. Pero 66 lang yung pinili nila. May natatangi na reason bakit yung 66 na yon ay ginawang Biblia. Ano yon sa palagay niyo? Authentic. Authentic? Yes, totoo yun. No? Kumbaga, ibig sabihin, orig, genuine, no? Genuine. Parang ganun. No, bukod po doon, ano pa? Ano pa yung ano? Siyempre, kumbaga, tumutugma doon sa mga historia ng mundo. Diba? Yung, kasi sabay yan, eh. Sinusulat yung Bible, sinusulat din yung history. So, tugma naman. Tumutugma naman yung Biblia. Diba? Ano pa? Bakit yung 66 na yon sila yung napili? Ano sa palagay niyo? Hindi po ba yun din ang mga word na sinasabi sa ibang books? Mm-hmm. May mga hawig din na sinasabi. Actually, may kwento rin na ibang libro na hawig din patungkol dun sa mga pangyayari. Di ba? Pero ano yung classic na nag-stand out? No? Yung classic na nag-stand out, from Genesis to Revelation, lahat yun nagpo-point kay Jesus. Walang libro na hindi nagpo-point kay Jesus. So yung pinaka-focal point ng Biblia ay si Kristo. Diba? Yung kaya nga sabi ang puso daw ng Biblia yung John 3:16 eh. Yung for so God loved the world, no, that he gave his only begotten son. So ito yung focus eh, yung pag-ibig talaga. Yung message at yung Genesis to Revelation, makikita nyo lahat 'yon nagpo-point papunta kay Jesus, kung ano yung ginawa niya, ano yung ginagawa niya, at ano yung gagawin niya pa kahit sa Revelation in the future. No, kumbaga ito yung pinaka distinct doon sa 66 na yon. Ngayon. So bakit po importante na mag Bible study tayo sa palagay niyo? Ano pong masasabi niyo doon? Bakit na importante tayo mag Bible study? To know him more. To know him. To know him more. Matanong kayo Tita Fe, noong buhay pa yung husband niyo. Wala pa naman nun mga ano, 'di ba, yung mga internet, mga yung time niya po, 'di ba? Nagko-communicate kayo na nagliligawan kayo. Sinusulatan niya ba kayo? Siya, pastor. Sinusulatan niya kayo. Opo. Opo. So tanong ko po Tita Fe, pagka binigay sa inyo yung sulat, siyempre kinikilig kayo, di ba? Dahil excited kayo ang kasahin yung sulat na yun. Yeah. Ang tanong ko po, pagka binasa nyo, was there a time na bubuksan mo ulit, babasahin nyo ulit? Oh, yes, Pastor. Yes, di ba? Was there a time na hindi lang twice but three times or minsan mas madaming beses pa? Tama po. No. Kumbaga, ikaw Sister LV, nung nililigawan kayo ni Pastor Bert, napadala niya ba kayo ng mga sulat?
Every day. Every day. Wow, mas mabigat pala si Pastor. Parang ano po, parang yung post-it. Yes. Pagdating ko po sa office ko, meron na po ako nasa table, mga every day. Oh, love notes. Mga love notes. Mga hugot. Kaya pala na in love eh. Yun na yung text mga ng araw notes, eh. Po. Eh, tanong parang, ko po sa inyo. Love notes lang po. Yun, di ba? Post-it, sabi nyo. Ang tanong ko po sa inyo, pagka napagmamasdan niyo siya, yung love notes yun, eh di ba nabasa niyo naman po? Binabasa niyo po ulit? Mm-mm. Halimbawa, Dear LV, this is a beautiful Saturday morning. I love you. Let me remind you that I love you, that, you know, I wanna marry you someday, blah, blah. Diba, nabasa niyo na yan. Nabasa niyo na yan ng breakfast. It's very short lang. Yeah, short lang, di ba? Nabasa niyo siya ng breakfast. Tapos nung lunch break niyo, nakita niyo na naman. Babasahin niyo naman, di ba? Pero alam niyo na. Alam niyo na yung laman. Di ba? Tapos yes. Medyo pauwi ka na sa hapon, nagme-makeup ka na, pauwi ka na. Tapos nakita mo na naman yung love notes si Pastor. Sabihin mo, mabasa nga ulit. Di ba? Pero alam mo na kasi nabasa mo na siya na umaga, ng tanghali, or minsan kapag break siguro, nababasa mo pa siya. Bakit natin pa ulit-ulit na binabasa? Di ba? Eh nabasa. Interesting. Na. Interesting. Di ba? Interesting. May dalang kilig. Tama po. Kinikilig. O, parang kinikilig. Ano yung kilig sa English? Ticklish. Ticklish. English yan. Something like a funny feeling. Parang a romantic feeling, parang ganun. So ano po eh, kumbaga it satisfies you. It assures you na mahal ka nito, nagpadala sa iyo ng letter. Yeah, so binabasa-basa mo siya. Tayo naman po, alam na natin ng story ni Abraham, di ba po? Yung mga sulat ni Paul, alam na natin. Lalo na tayo, tagal na natin sa simbahan. Ilang beses na rin natin nabasa ang Biblia, pabalik-balik. Hindi naman tayo mga Bible scholar or Bible na masasabing magagaling sa Biblia. Pero, magsabi ka ng kwento sa Biblia, somehow nadaanan na natin, nabasa na natin, na Bible study na natin, di ba po? Mm-hmm. Pero what makes us crave more? 'Di ba? Kasi 'di ba, halimbawa, pag napanood mo na 'yung teleserye, hindi mo na inuulit eh, 'di ba? Pero bakit 'yung salita ng Diyos inuulit-ulit mo? Bakit 'yung love letter ni Pastor Bert pinabasa-basa mo? 'Di ba po? Para po ano, siya 'yung ano natin, 'yung parang life, siya 'yung life natin parang ganun. Mm-hmm. It gives us joy. It gives us parang inspiration. Nai-inspired tayo. Yeah. Di ba? Nai-inspired tayo. Yung nagpadala kasi sa atin, alam natin na mahal niya tayo. Mm-hmm. May assurance na kahit na malayo siya, hindi niya siya kapiling that time, pero may assurance na yung love notes na yun, kumbaga parang nai-imagine mo siya na nandiyan sa harapan mo. At siya mismo nagsasabi sa inang ganun. Yes. Eh mas makapangyarihan po yung salita ng Diyos kasi sabi ni John eh, the word and God is one. Di ba? Kumbaga may power. Kaya di ba pag sinabing in Jesus name, di ba? May power eh, di ba? Na experience yun na po ba yung nagpipreach yung pastor, naiyak ka? Kasi alam mo, sa'yo nangungusap yung word. Yes. Right? True. May power. Yan yung wala doon sa ibang libro. Maaring entertaining, maaring, alam yun, maaring amazing, maaring mysterious. Pero yung power eh. It gives a feeling of joy. Yeah. Meron pong satisfaction eh. Satisfaction. Yeah, may satisfaction na pag pinasa mo, naa-assure yung spirit mo. Mm-hmm. Di ba po? Naalala niyo po ba nung una kayo naging Christian, na born again kayo, na in love kayo sa Panginoon, pagkatapos binasa mo ng binasa yung salita ng Diyos, hindi mo na binibitawan, no? Kasi parang
pumapasok siya sa puso mo na, ah, ganito pala yun, ganito pala yun. Tapos, ang pinaka-epekto, nababago yung buhay mo, yung attitude mo, yung pananaw mo, yung, alam niyo, nababawasan yung mga, yung kagaspangan mo. Alam niyo, parang nahawa ka dun sa binabasa mo. Yung transformation po ng buhay, yun po yung power ng Biblia na wala dun sa ibang libro. Diba po? Right, because the Word of God is alive and active. Mm-hmm. Ramdam mo kasi na ano eh, na totoo, na buhay. Yes. O kasi na po, it reveals himself po. It reveals himself. Yes. God himself po po. It reveals himself po. Yeah, sa atin. Oo. Kumbaga, alam niyo yung tinatawag na rema, tumatalo yung words. Rema, opo. Nagtawag siyang rema. Para nagja-jump out yung words habang binabasa mo. Kasi para sa iyan eh. There was a lot of time, di ba, na hindi mo naman kilala yung pastor. Hindi niya naman alam yung storya mo. Pero eksakto, kinukwento niya yung na-experience mo. Di ba? Kasi ako dati, na-experience ko yung bago akong Christian eh. Hindi ako bumalik ata ng mga dalawang Sunday kasi sabi ko, kilala yata ako nitong preacher ah. Ako ata pinatatamaan nito ah. Storya ko yung sinasabi niya eh. Pero hindi, wala siyang kinalaman doon sa totoo lang. Wala siyang alam. Tao lang. I believe you. Ginagamit yung dila niya, yung bibig niya, yung labi niya ng Panginoon para mangusap sa'yo. Pag hindi ka nakinig, mas malaking epekto sa buhay yung may tama eh. Pero pag nakinig ka naman, nako, gaganda ang buhay mo. Mm-hmm. Di ba? Amen. Right. So dito, walang keme-keme, walang lokohan, walang arte-arte, walang peke-peke. Ito lahat totoo. Pag nabasa mo yung Biblia at in-apply mo sa buhay mo, sigurado buhay mo magbabago. Yes. So, pag hindi nagbago ang buhay mo, ibig sabihin, mali yung nabasa mo. Mali yung nabasa mo. Pangalawa, baka mali na saliha mong grupo. Pangatlo, iba interpretasyon mo. Kasi alam niyo po, maraming tao, sinasarado nila yung puso nila. Bago nila basahin yung Biblia, sarado na yung puso nila. So ang gagawin nila, may sarili na silang interpretasyon bago nila basahin. Pag ganun po tayo, malabo, mahirapan mag-minister sa atin. Pero pag binuksan natin yung Biblia, na kumbaga, para kang empty vessel na kakargahan, wala na kumbaga, very open ka sa mga pangyayari, nako, sigurado. Kakarga at kakarga ang Holy Spirit sa'yo. No, magugulat ka nga eh. May pagkakataon, minsan ang galing mo pa mag-English, di ka naman talaga magaling mag-English. Alam yun, minsan magugulat ka, ba't ang galing ko magpaliwanag? Ah? Di ba? Binagtanong sa'yo, ba, ang galing ah, naipaliwanag ko ng tama. Hindi ikaw yun eh. Ginamit ka lang ng Diyos. Di ba? So, mas maganda yung ganun, yung ikaw yung ginagamit. Di ba? Tsaka po ang salita ng Diyos, timeless. Ewan ko kung inabot niyo po, malamang inabot niyo yung Beatles. Sikat na sikat pa yan. Sikat na sikat po yan simula nung early 60s hanggang late 70s. Ito po yung banda na pinaka-influential sa buong mundo. Malaki yung record sales sila. At saka ang sabi po, sila po ay nanuot sa puso ng mga kabataan noong 1960s, ang Beatles. No? Nanuot sa puso. Kumbaga yung effect hanggang ngayon, no? Alam natin yung mga kanta ng Beatles. Ang tawag sa kanta nila, timeless. Di ba? Pero, namatay si John Lennon. Binaril siya ng fan niya. Di ba? In fact, sinabi ni John Lennon, sabi niya, mas sikat pa kami kay Jesus Christ. Mas kilala kami ng tao. Di ba? Si George Harrison na naging Buddhist ay patay na rin ngayon. Oh, kumbaga, yung mga bagong sibol, hindi na sila kilala. Ang punto dito, walang taong timeless. Ang Diyos ang timeless. Yung salita ng Diyos, timeless. Kung nakapunta na po kayo sa ilalim natin, sa may museum, sa church, may museum po tayo sa ilalim eh. Nakapasok na po ba kayo doon? Hindi pa. Mag-ano po tayo. Magagawa po ako ng schedule na papasok na dadaling ko kayo lahat doon. Ipapakita ko sa inyo lahat ng gamit nila Phineas Breezy noong 1895. Mula po sa pamaypay
Hanggang doon sa lectern, hanggang doon sa unang-unang sermon niya na nandun sa pulpito na nakasulat kamay. Mapapansin niyo, parehong-pareho hanggang ngayon, pati yung outline niya, pati yung mga yung signages po nila na kahoy, na ano, Church of the Nazarene, welcome. Yung mga nilalagay nila doon sa labas, mismo sa church natin noong 1895. Kikilabutan kayo, parehong-pareho pa rin hanggang ngayon. Kumbaga, ibig sabihin, yung salita ng Diyos, timeless. Diba? Maaring noon, sinusulat kamay lang nila. Ngayon, pina-powerpoint na. Yun lang na iba. Pero yung message, timeless. Parehas pa rin yung kwento ni Jonah, ni Job, ni Joseph, ni Joshua, ni Moses, ni David. Parehas pa rin. Yung natututunan natin sa Proverbs, sa Psalms, parehas pa rin. Yung kwento ni Paul, ni Matthew, ni Peter, ni Timothy, ni Luke, ni John, lahat yun, parehas pa rin. Walang pinagbago. Kumbaga po, para pong mathematics, ng panahon po ni Tita Fe, 1 plus 1 equals 2. Hanggang ngayon po, 1 plus 1 equals 2. Hindi naman nababago. Di ba? Hindi naman naging 1 plus 1 equals 3. So, ganun yung salitaan ng Diyos eh. Kumbaga, malaki yung, kumbaga kung ma-appreciate lang natin ang husto, no? At pagtutuunan natin ang pansin. Tsaka hindi nakakasawa paulit-ulit, 'di ba? Baga, kahit nga po ang ano, ang preaching eh. Ako na po, preacher po ako. May mga pagkakataon, uulitin ko yung sermon. Ako na mismo yung gumawa, pero iba pa rin yung message na binibigay sa akin ng Panginoon, pero same text. Same sermon. I agree. Yes. Iba pa rin. Kayo po, nakapakinig na pa kayo ng ganon? Na, yes. Halimbawa yes. po, yes. Ang sermon, halimbawa, sa kwento ng prodigal son, noong una kong napakinggan yan, noong bago kong Kristiyano, ang focus ko doon sa prodigal son. Noong pangalawa ko napakinggan yan, ang focus ko doon na, doon sa kuya. Yung naiwan. No? Yun na yung message sa akin. Kasi ano na eh, ako na yung kuya eh. Dahil tapos na ako sa prodigal son eh. Nung pangatlo ko napakinggan, ang focus ko na doon sa loving father. Ano yun? Iba-iba effect sa akin. Right. So sabi ko, grabe naman pala itong salita ng Diyos. No? Kumbaga. That is why, pastor, when I study, the Bible. Apo. I have my notes. You know why? I outline my notes. You know why? When I go back, Apo. I have a new inspiration from yes. that. Mm. Yeah. It's Mag-iba. The Holy Spirit. The work of the Holy Spirit. Mm. Saka mapansin niyo, same text, pero sa klase namin, ang subject namin, preaching 1 and preaching 2. So dalawang subjects yun. May pagkakataon ang finals namin, magpipreach kami for 30 minutes. Ang binigay pong topic sa amin, pare-parehas po kami ha. For 30 minutes, ipipreach namin si Philip at saka yung eunuch. Alam niyo pa yung story nun? Yung si Philip na na-meet niya yung eunuch. So, sorry. Ang pinreach namin, what they call this, yung judge, unjust judge, and the widow. Yun. Mm. Oh, yun. So, lahat po kami, yung topic, same text, same topic. Pero nung nagulat ako, nung nagpipreach na kaming lahat, for 30 minutes, kanya-kanya ng preparation, iba-iba po ang message namin. Pero nakaka-bless lahat yung message, nakakatuwa. Alam niyo, ganun ka-powerful yung salita ng Diyos. Mm-hmm. Grabe. Yeah, that is true. I believe that. I experience it. Mm-hmm. At saka yung salita ng Diyos, may iso pag ginamit mo, nakakagaling. Mm-hmm. Nakakagaling na may sakit, di ba? Mm-hmm. Pag ginamit mo yung salita. Mama, it's health for the flesh. It's heal, opo. It gives healing po. It gives healing talaga. That's true. Mm-hmm. Good health. Kapag ang salita ng Diyos, ginamit mo, yung malungkot na puso, sumasaya. Yung mag-asawang nag-aaway, sumasaya. Di ba? Nagkakabatay. Apo ako kasi,
naging witness po ako niyan eh. Ang dami ko nang kinounsel na mag-asawa. Alam niyo lagi po ang sinasabi ko lang. Wala naman akong ano eh, wala akong parang pa-mysterious na wisdom na bibigay. Lagi ko lang sinasabi. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be added unto you. Magulong buhay nyo, magkaaway kayo, gusto nyo maghiwalay, hanapin nyo, sabay kayo ang Panginoon. Kita nyo, i-restore niya kayo. Wala, yun po yung simpleng formula. Yun na yung salita ng Diyos. And then, bigla silang, alam nyo yun, paano po ba namin hanapin? Magsimba kayo, mag-church kayo, mag-Bible study kayo, manalangin kayo, mag-fast kayo. Ibig sabihin, ilapit nyo yung sarili nyo sa Panginoon. Pag ginawa nyo yan, ipapakita sa inyo ng Panginoon, i-reveal niya sa inyo sa pamagitan ng salita niya na ito ang tamang pamumuhay bilang isang husband, bilang isang wife. Pag na-realize sila yon, ma-realize sila yung mali nila, babalikan. Wala akong doon na parang, oy, ang ganda ng counseling ni Pastor. Wala. It's all Matthew 6:33. Tapos, magagamitan mo ng salita ng Diyos. Kasi you don't have to reinvent the wheel. Naniniwala po ba kayo doon? Andyan na yan eh. Huwag mo nang palitan. Di ba? Mm-hmm. So, kahit anong lungkot natin, kapag nakarinig tayo ng salita ng Diyos, di ba, sumasaya tayo. Mga ganun. So, importante po. Importante ang scripture. At sana, maintindihan ito ng maraming tao. Huwag nilang basta isang tabi lang or alikabukin lang yung Biblia nila sa ibabaw ng TV. Di ba? Pastor. Apo. One time, bata pa ako noon, sabi ng isang, ang mami ko, in-invite niya yung isang estudyante niya sa bahay, tapos dinil niya siya, binabasa yung, pinapakita ng mami ko yung scriptures, ano. Mm-hmm. Tapos, nung marami ng scriptures na ganyan, in-explain ng mami ko sa kanya, sabi yung estudyante niya, ang ganda pala ng salita ng Diyos. Mm-hmm. Bakit hindi kami tinuturuan ito ng pare namin? Mm-hmm. Natutuwa siya masyado, Pastor. Mm-hmm. At tapos makita ko yung joy sa mukha niya. Yung hindi ko ma-describe yung hitsura niya, Pastor. Natuwa siya na nag-enjoy siya doon sa Word of God talaga. Kahit ako po eh, ayoko nung born again noon, ayoko nung Christian, pero lagi, hindi ko po maintindihan bakit po ako lagi pasimple, nakikinig ako sa mga nagba-Bible study. Kasi dun po sa opisina na pinag-OJT-han ko nung ako'y college, tuwing tanghali, 12 to 1, may nagba-Bible study ng mga estudyante. Iyayaya nila ako pero ayoko umatin kasi nakokornihan ako eh. Pero nandun ako sa may parang may kitchen area yon na parang restroom na nagbubukas ako ng sardinas doon para maging lunch o whatever. Habang nagsasalita sila, nagkukwentuhan sila, parang ganito, kwentuhan lang about God, interesado akong makinig. Hindi ko maintindihan kung bakit. No? Kumbaga, kasi yung interest ko na yon, nagsimula yon nung bata ako, nakikinig ako sa mga nagiinuman. Alam niyo po yung nagkukwentuhan yung mga lasing, mga ganon. So nakikinig ako nung bata ako. So interesado ako sa mga ganun, mga stories. And then mas naging interesado ako nung napakinggan ko na yung salita ng Diyos. Tapos parang kinukurot na yung puso ko na parang nangungusap na sa akin. So sabi ko, totoo ata ito ha. Kumbaga, hanggang sa ako mismo binasa ko. And then thankful ako sa Holy Spirit. Hanggang sa na-realize ko na, totoo nga. Dapat seryosohin ko ito sa salita ng Diyos. At saka ito po yung gabay natin. Kaya po tayo may simbahan. Tumatakbo ang simbahan natin dahil sa Biblia. Kasi kung walang Biblia, nako, kanya-kanya tayo ng turo. Malamang ito, ituro ko, paano yumaman? O kaya si Sister Elvie, paano magpaganda? Diba? Si Sister Lelen, paano magpa-sexy? Diba? Ang tunay na Kristiyano, sexy. Diba? Arang ganun, eh, no? O baga, ano yung magaang sa atin? Yun ay tuturo natin. Ano yung na-experience? Yeah. Alam niyo? Yeah. Pero yung standard ng Biblia, minsan kahit hirap na hirap ako sa topic, pinipilit ko siya aralin para maisubo ko ng tama doon sa flock. Kasi kailangan nila yun eh. Hindi ako pwedeng mag-focus lang sa financial freedom o kaya sa
health and wellness o kaya sa forgiveness lang or sa hope lang or sa love lang. Kumbaga, lahat ng sinasabi ng Biblia dapat maihatid mo sa lahat ng nakikinig at saka sa nanonood. Yun yung role natin. Yan. Tsaka pagka founded tayo sa Biblia, sa salita ng Diyos, hindi tayo basa-basa naloloko. Diba? Mm-hmm. Hindi tayo basa-basa mauuto kasi alam natin may wisdom ang Panginoon na binibigay sa atin. Okay, it's 9:19 at tayo'y manalangin. Salamat sa napakagandang kwentuhan natin tungkol sa Biblia. Tandaan nyo, Articles of Faith number 1. No, yung triune God started with the God the Father. Number 2, Jesus Christ. We believe in Jesus Christ. Number 3, we believe in the Holy Spirit. And number 4, we believe in the Holy Scripture. No, then the following Friday, no, isa-isa pag-usapan natin yan. Maganda yung sa next Friday kasi tinakal ko na to sa isang preaching. Ano ba yung original sin? Diba? Ano ba yung, bakit may kasalanan kaagad tayo? Di pa tayo pinapanganak. Parang gano'n, di ba? At saka, paano ba mahugasan yung kasalanan? Diba? Magandang tanong. So, manalangin po tayo. Sige po. Si Sir Lenlen, kayo na po ang mag-close. Panalangin. Meron po ba kayong ano, prayer request? Kasama ni Sir Lenlen. Coverage. Yung pong pa ako maga pa din. Ayun. Tsaka yung sino yung ano yung ayun po yung yan sa Texas po tinamaan sila ng lamig at yung yelo. Yeah, grabe nangyari sa kanila doon ano. Nandoon yung panganay kong apo. Apo yung wala pong he has 3 children there and his wife. Sobrang ginaw. Ang kapal ng yelo. Wala silang power. Walang power. First time ata nilang nangyari sa kanila. Yeah, snowstorm, no? Ang Texas, di ba? Parang California. Hindi naman... Hindi nag-yelo. Yeah, hindi nag-yelo. Pero biro nag-yelo. Climate change. Sige po, ang ginaw-ginaw nila daw. Kapag available po kayo bukas, meron po tayong prayer breakfast doon sa opisina. No? Alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Yan, potluck. Kanya-kanyang dala ng breakfast pag samasamahin na lang natin. Sayang, Pastor. Hindi ako... Ay, okay lang po, Tita. Naintindihan namin yan. Oh. Pero talagang buhay ko talaga yun na present sa simbahan, Pastor. Eh. Ngayon ko lang naranasan ito. Okay lang po yan. Dito matatapos din yan. At magbo-boodle fight din tayo. Kayo mag-alala. Sige po, Sister Lenlen. Manalangin po tayo. Father God, thank you for tonight. Thank you for sending the Holy Spirit. Lahat po kami ay nakaranas ng confirmation ng aming mga pakiramdam, ang aming mga pagsang-ayon, ang aming naranasan na experience sa pagbabasa ng iyong Biblia. Mm-hmm. Ito po ay alam namin na sinulat nyo para sa amin at sa aming mga kapatid. Naway ito po ay maging gabay sa aming patuloy o sa pagsulong sa mga daan na hindi pa po namin nararaanan at ayon sa inyong pangako ito ay magiging aming ito ay aming gabay sa aming unknown journey at alam po namin na kasama namin kayo doon in Jesus name. Amen. Ang galing, Len. Amen. Napaka madibdib na. Ganda, Len. Madibdib na panalangin. Marubdob. Marubdob. Heartfelt naman yung panalangin mo, sister. Ayun. Ako, maraming salamat. We'll see you on Sunday. Ako, excited. Nag-start tayo ng love is forgiveness and then love is forevermore. This Sunday, love in a perspective naman ng isang single person. Yun, ano yung pag-ibig ng Diyos? Yan. Meron po tayong special guest, preacher natin, yung aking anak. No? Siya yung magpipreach sa Sunday. No? Tapos, the following Sunday naman, love naman sa perspective ng Panginoon. Bakit umiyak si Jesus doon sa pagkamatay ni Lazarus?
di ba? So, yun naman ay ang magpipreach po doon ay si Pastor Tin. So, kumbaga, nakakatuwa na meron tayong mga nakakatuwang na mga nagtuturo, di ba? At makita natin yung ibang flavor at ibang perspective ng preaching. At lalo na mga babae ito. Kasi sa simbahan natin, walang babae, walang lalaki, pantay-pantay tayong lahat. Ay, maraming tissue po ang handa. Ano pa? Marami pong tissue. Sige pa, maraming salamat Sister Lenlen, Tita Faye, LV, Sister Mini. Good night po, Tita Faye. Good night, good night. We'll see you. Everyone. Night, Pastor. Good night, Sister Mini. Bye-bye. Yeah. Night. Good night. Thank you.